Mega mega love shoutout mga kamami dito sa lahat po ng aking mga viewers sa sulok ng mundo. Ito po si Nihai's Vlog and welcome to my YouTube channel. So mula po nung upload ako ng video na sinabi ko doon na tumakas at dumalaw si Bunso Migs Molino sa burol ni Cutie Mahal nung time na naka-quarantine siya. Parang ang dami pong nabigla at saka parang ang dami pong nagtatanong. Sabi niya kung totoo po ba talaga kasi daw po almost 5 months, magkakalahating taon na po na pumanaw si Cutie Mahal. Parang ngayon lang po talaga lumabas yung ganong balita. Kumbaga parang tinago siya. So, nung time po na lumabas yung issue na yon, lumabas yung balita na yon, tapos lalo na doong in-upload ko sa aking vlog. Parami po nag-message sa akin, sabi ni Hayes Vlog, totoo po ba na ganun yung balita? Tapos meron din nagsabi na, kaya pala nakita ko doon yung painting ni Cutie Mahal, si Bunso Migs Molino pala nagdala noon. So, ayan po, para po mapapatunayan ko at ma-clarify po yung mga tanong-tanong, masagot yung mga tanong, isa pong mapapagkatiwala ang sources natin, si Sir Benny Andaya po, ang makapagpapatunay po niya na totoo po nung na dumalaw po si Bunso Migs Molino sa burol ni Cutie Mahal nung time po nakaburol siya. Although po naka-quarantine sila pero negative naman po din sila doon sa result ng kanilang swab test. So, dahil sa kagustuhan ni Bunso na madalaw talaga si Cutie Mahal dahil nung malaman niya yung schedule yata ng libing, alam niya na hindi siya aabot kung tatapusin niya yung quarantine niya. So, talaga pong gumawa ng paraan si Tatay Jetro dahil humihingi po talaga ng si Bunso Migs Molino ang favor na gusto talaga niyang makita kahit man lang yung Ernie Mahal, ni Cutie Mahal, kung mahawakan man lang niya, di ba? So, ayan po, ginawan po nila ng paraan. So, at that time daw po is talagang very strict yung venue. Pero hanggang 5 to 6 lang po yata yung time nung dalaw. So, nung between 6 o'clock na hanggang maggabi, wala pong tao. So, ayan po, nag-disguise po sila para po makapasok doon. So, yan po, andoon po, may meron tayong picture, yan, nagpapatulong tunay na nahawakan ni Bunso Migs Molino yung lagayan ng Ernie Cutie Mahal. So, ayan po. Pakinggan po natin yung confirmation ni Sir Benny Andaya. So, ito po, pakinggan po natin. Akalalam, sigurado marami ang magugulat kasi ito ay matagal ko na po itong alam na issue. Matagal ko na po itong gustong pakawalan. Kaya lang, hinihintay ko lang ang tamang pagkakataon. Kaya lang, kanina, may nag-send sa akin na isang mamigs na nagsabi na totoo ba ito Sir Benny na blinag ng isang lady vlogger na nag-umpisa pa lang at sinabi niya nga na dun sa kanyang vlog matagal ko na tong alam nung time pa na nung burol pa ni Mahal kaya lang ayoko lang siyang pangunahan kasi ayokong manggaling sa akin pero patutunayan ko na lang yung sinabi ng isang lady vlogger na pumuslit ayan o sumaglit si Migs during the time nung burol ni Mahal, 'di ba? Sinabi naman ni Miss Lani at saka ni Sir Jason na negative sa RT-PCR test si Migs at ang family niya. Pero kailangan lang mag-stay. Pero okay 'yon, at least accurate naman yung kanyang RT-PCR test at hindi naman siya talaga makaka abala makakadistorbo. Okay. So pag-usapan po natin 'yan dahil nung nakaraan, actually alam ko na 'yan. Nung nakaraan naman nung 40 nung lamay yata ni nung father ni Jet. So nag-usap kami regarding that at inamin niya na talagang nagpumilit daw talaga si Migs na dumalaw sa burol ni Mahal. Pero dumalaw daw sila, sumilip lang sila, pero saglit na saglit lang sila. Masilip lang yung pinagbuburulan ni Mahal, kinikilabutan ako. Ayan, kasi ini-insist daw talaga ni Migs na dumalaw talaga. So pinagbigyan, kasi sobra daw ang depression that time ni Migs dahil nga sa nangyari. Pero maganda kasi parang ayata, parang nakatulong kung ano man yung kanyang feelings na nararamdaman that time. So feeling ko, yung isa sa mga way niya talaga para makahinga siya kasi para makita niya si Mahal talaga ng nakaburol na kasi ang plano pala talaga noon ni Jetro kung hindi nag-positive si Mahal ay ibuburol talaga kahit 3 days lang na makita ng ayan. So yun nga po mga kalalam, matagal ko na itong alam pero ayaw kong pakawalan kasi baka
galing na naman sa akin. Pero hindi na nang hindi na itong unang nanggaling sa akin kasi may nag-vlog na nito na pinatutuhanan na tumakas at umalis nga si Migs kasama si Jet, nagpasama kay Jet para silipin si Mahal. 'Yon, 'di ba? Kung wala tayong ano doon, hindi natin na hawak, hindi na natin dapat pigilin pa, hindi na natin dapat natin pakialaman pa kung dumalaw man si Bunso o hindi, sa kanila na 'yon. Pero ako nung nalaman ko na noon time na 'yon, nung nalaman ko na dumalaw si Bunso, tuwang-tuwa, galak na galak ako noon. Nung time na 'yon nalaman ko nung mga oras na 'yon na nandoon si Bunso, nagtakip kasi ang burol ni Bunso is nung pumunta sa burol si Bunso ay gabing-gabi na. So wala nang tao kasi ang cut-off noon ng tao is 5 o'clock sa burol ni Mahal. Wala nang tao. So cut-off ng 5 o'clock, 6 o'clock, sarado na ang gate. So dumating sila doon ng tao. Tanging pamilya na lamang. So naging pusay kasi siguro sa pakiusap na rin ni Migs at nakiusap na rin si Migs kay sa pamilya ni Mahal. At doon nga po natin na pag-alaman na dumalaw nga. Ngayon, kinukonfirm nitong lady blogger na nag-send sa akin ng ano na talagang pinatunayan niya at sinabi niya na totoong pumunta nga sa burol si Bunso. Ayan, dati hindi ko masagot-sagot sa inyo yan kasi ayaw kong pangunahan, pero may nag-ano na eh. At saka umamin na si Jet din sa akin. Umamin na rin si Jet na nag-disguise talaga sila noon para hindi sila makilala. Nag-ano sila ng jacket at nag-ano para kung ever man may makakita sa kanila, hindi sila agad-agad makilala kasi ayaw nila ng mga issue, ayaw nila ng mga intriga, kung ano ng mga ano, di ba? Yun nga po mga kalalabs, pag-usapan natin kasi sabi nung iba hindi na daw nakalimot na si Bunso. Pokemon tong tanloy ho. Hindi na nakakadalaw kay Cutie, di ba? Yun ang nasa isip natin kahit nga sa iba hindi nga nagpapakita talaga si Bunso kasi nga umiiwas talaga yung tao. Pero feeling natin hindi dumadalaw si Bunso pero dumadalaw siya sa kay Cutie Mahal kasi nakuha niya yung dumalaw doon sa burol na, di ba? Oo. Mahigpit ang security guard doon sa burol para bago ka makapasok, di ba? Kahit nga yung mga malalaking network ay nahirapan pumasok. Dadaan muna sa butas ng karayom bago makapasok. So pero si Bunso, syempre kasi magpakilala ka dun sa guard at papayagan ka naman sumilipat para ano lang makasilip. Wala naman kasing tao talaga, Mahal. Kaya dun sa mga nagtatampo na hindi dumadalaw si Bunso, ayan, huwag na kayong magtampo ha. Kung nakuha nga ni Bunso na super higpit sa burol at nakuha niya nga sumilip doon, diyan pa kaya sa libingan na super luwag? So, ayan mga kamamigs, yan po ang nagpapapatuo or nagpatutuo or nagpapatunay po na talagang nakadalaw si Bunso Migs Molino sa burol ni Cutie Mahal na wala pong nakakaalam. Pero syempre, alam po yan ng pamilya Tesorero, alam po ng pamilya ni Cutie Mahal na nakapunta po doon si Bunso Migs Molino. So, ayan po, ganyan po kamahal ni Bunso Migs Molino ang ating Cutie Mahal na kahit alam niyang bawal, pero talagang ginawa niya ng paraan para at least kahit sa huling sandali, kahit man lang yung abo ni Cutie Mahal is mahawakan niya or maakap niya. So, ayan po, sana maliwanagan na po tayo at sana huwag tayong mag-doubt sa kay Bunso Migs Molino na parang okay lang, baliwala lang sa kanya yung nung burol ni Cutie Mahal dahil hindi siya nakapunta. So, ayan po, kahit naka-quarantine siya, talagang ginawa nila ng paraan ni Tatay Jetro na makadalaw sila doon. Ganyan po katibay yung pagkakaibigan ng tatlong tao na to. Ganyan katibay yung pundasyon ng kanilang relasyon. Ayan po. So, ayan, hanggang sa huling sandali ni Cutie Mahal is talagang hindi nila talaga pinapabayaan. So, ayan po mga kamamig, sana
maliwanagan na tayo, nasagot na yung mga tanong ninyo sa akin. Ayan po, at hindi ko na kailangang i-detalye pa dahil narinig nyo na yung explanation ni Sir Benny and Daya. So, maraming salamat po at magandang araw po sa ating lahat. Happy lang. God bless. And once again, congratulations sa ating bunso Mix Molino for 1M views sa kanyang music video na happy lang. And more videos to come and more blessings to share and more MMM to come po. Ayan. So, ayan. Bye-bye. Love sa lahat.